Umuestas mga idol, nianig na naman ni LeBron ang buong NBA sa kanyang napakalakas na performance kanina kontra Oklahoma City Thunders. Mukhang nanggigil nga si King LeBron dito dahil may 4 losing streak na sila sa regular season. At ngayon nga ay tinapos na niya sa isang napaka-historical na performance with 40 points, 7 rebounds at 7 assists, 13 out of 20 lahat sa field, may perfect shooting sa 3-point area with 5 out of 5 at perfect din sa free throw line with 9 out of 9. Isang hindi kapanipaniwalang record para sa isang magti-39 years old. Itong record na ito ay magiging career high points ni LeBron this season with 40 points. Tila isa din itong mensahe ni LBJ sa mga OKC Thunders players na may gatas pa sila sa labi. At napatunayan din ni LeBron na kayang-kaya niya ang team nila at kahit nasa ikatlong seeds ang OKC sa Western Conference. Ang pagkapanalo nila kanina ay nagbigay nga ng magandang sight para sa mga tao na ang Lakers ay kayang-kayang lumaban at pataubin ang mga nangungunang kupunan sa NBA. At guess what mga idol, isang bagong rotation ang ginawa ng LA kanina. Wala sa first 5 for the first time si D'Angelo Russell, kundi ang ipinalit nila ay walang iba kundi si Vanderbilt. Bali ang first 5 sa Lakers ay sina Vando, Cam Reddish, LeBron, AD at Torian Prince. At guess what, naging effective nga ito sa kanila dahil sa third quarter ay nakalamang sila ng 26 points dahil yan sa kanilang bagong sistema o rotation. Si Anthony Davis ay nakabawi rin with double-double performance at kasunod sa leading scorer na si LeBron with 26 points, 11 rebounds at may 7 assists. At tatlo pa sa Lakers bench ang nag-step up. Si Hachimura naka 21 points, si Austin Reeves naka 11 points at 9 assists at itong new bench player for the first time na si D'Angelo Russell kung saan naging effective na inilagay siya dito sa second unit with 15 points off the bench. Mukhang umabot nga ang mensahe ni Lamar Odom sa LA Lakers nung mag-post ito nung nakaraang araw na hindi isama si D'Angelo Russell sa first 5 at nagawa nga yun ni Coach Ham ngayong araw. At natalo nga nila ang third team sa West na OKC Thunders sa final score na 129-120. Ang mga batang players sa OKC na sina Jalen Williams at Shai Gilgeous-Alexander ay nag-combine ng 62 points. 34 kay Gilgeous at 28 naman kay Williams, pero hindi na nila kinaya ang nagbabagang si LeBron sa fourth quarter. Balik na ngayon ang spot ng Lakers sa ika-9th seed ng West with 14 loss at 16 wins. Ano masasabi nyo dito mga idol sa paglagay kay D'Angelo Russell sa bench? Do you think deserve niya kaya ito? O balik na lang siya sa first 5? Mag-comment lamang kayo sa ibaba ng video mga idol at babasahin natin yan.